focus on the present and address the future. Bakit po yun? Sa tingin niyo po, bakit yun yung title? Focus on the present and address the future. Sa tingin niyo po bakit? Ngayon, meron po akong tanong na ihanda sa inyo. Sino po dito ang mahilig mag-looking forward sa future? Sino po dito yung katagabi isip na ano kaya sa susunod na araw, sa susunod na taon, mayaman na ako ay hindi ba na nandito pa rin ako, nagsisilbi, nag-limikod sa Panginoon. Lahat po, kahit nga po mga kabataan, iba lagi po nag-looking forward sa future. Yung mga pangarap nila na sa ganitong taon siguro, nandito na ako sa posisyon na ganito. Eh sino naman po dito yung nakapokus sa kasalukuyan? More on action pa. Ano po? Bumabase na po sila na sa future, sa action po natin lahat nakadepende. Kung ano yung mga ginagawa natin ngayon, yun yung mag-lead sa atin ng magandang future. Di ba po lagi yun yung sinasabi? Eto naman po, anong mas mabuti? Mag-looking forward sa future or mag-focus sa present? Both. Both. Parehas mag-looking forward sa future. May ganyan-kanya po tayong opinion pagdating talaga sa mga ganong bagay. Sabi po dito, hindi po tayo magpo-focus sa dalawang yun. Dito po tayo sa overthinking. Di ba po every time na nag-looking forward tayo sa future, minsan hindi natin maiwasan yung mga negativity. Na what ifs ganito, what if ganon. Di ba po? Doon po yung parang, yun po yung masasabi naman natin overthinking. Nag-overthink tayo sa mga bagay na pwede mangyari. Ito po yung sinasabi na nangangamba tayo sa kung anong future ang pwede dalhin sa bawat isa sa atin. Sinerge ko po sa Google yung salitang overthink. Ang sabi po dito, overthinking is an unhealthy habit that typically causes more stress by focusing on the negative, dwelling on the past, and worrying about the future. So ito po pala yung hindi magandang gawin na nagdudulot sa atin ng stress. Ito po yung sa pamamagitan ng pag-iisip natin ng mga negatibong bagay, pananatili sa mga hindi magandang nakaraan, at pag, ayun nga po yung sinasabing pag-iisip ng mga bagay na pwede mangyari sa kinabukasan. Sinerge ko din po kung ang overthink ba ay isang mental illness. According kay Natasha Dunn, overthinking isn't a recognized mental health condition, but it can be a symptom of depression or anxiety. Ibig sabihin po pala, hindi ito mental illness. Ito ay symptoms lang na pwedeng mag-lead sa atin sa depression or anxiety. At alam naman po natin na hindi talaga madaling magkaroon nito, hindi po ba? Dahil parang sarili po natin ang kalaban natin every day ng kahangsa ng ganito. Pag po nakakaramdam tayo ng mga ganyan, papasok po yung maraming negatibong emosyon na meron dito sa mundo. Kagaya po ng fear, anger, disgust, sadness, loneliness, melancholy, annoyance, at marami pang iba. Ngayon, bakit po kaya sineshare sa inyo ito? Meron po akong may kinikwentong ibabahag sa inyo. Dito pong mga nakalang linggo, naghahanda po kami ni Sister Erin sa entrance exam. Hindi ko po alam. Pero ako po talaga, nakakaramdam po talaga ako ng pressure. Nakakatakot naman po talaga yung unang taon na iisipin mo na college ka na hindi kagaya yung high school na pag nag-enroll ka sa ganitong school, pasok ka na. Eh ngayon po, makakamba ka talaga dahil pag-iisip ka na baka hindi ako makapasok sa ganito. Magpatigil ako sa school year na, ikanong school year na darating. At para po sa akin, mahirap yun. Dahil ako po, bilang isang kabataan, parang naghihintay po ako ng panahon. Kagaya, marami po kabataan na naghihintay ng panahon na makapagtapos.
lalong matatagal at baka mahihim na yung mga magulang ko. Tapos, ano po, para sa akin talagang hindi siya maiwasan na mag-overthink tayo. Lalo na yung mga negatibong bagay, di ba po? Sineshare ko po ito sa inyo, hindi dahil, ma-share ko lang, pero dahil po, ang bawat isa sa atin, alam kong may kanya-kanya po talaga tayong pangalabang hinaharap. Lahat tayo dumadating sa point na hindi makatulog sa gabi, kakaisip, di ba po? Talagang hindi maiwasan na mag-overthink para sa akin na bukasan. Imagine, kahit nga po yung mga langgam, pagluluming forward din po sila sa future na kapag dumating yung unos, talagang mag-iibang na sila na gumagawa na po sila sa present. Para pag dumating yung unos, ready sila, hindi sila magugutom. Pero tayo naman po mga tao, kagaya ng mga langgam, tayo naman po, hindi pa po dumadating yung unos o problema. Nangangamba na po agad tayo. Nakakaramdam na po tayo ng pangamba. Nag-iisip na po agad tayo ng posibleng solusyon doon sa problema hindi pa naman talaga dumarating, hindi po. Hindi naman po masama na mag-look forward tayo sa future. Dahil darating naman po talaga yung mga problema sa hindi natin inaasahang panahon at pagkakataon ng po ba. Ang masama lang po, yung sumobra tayo sa pag-iisip, pag-overthink. Dahil meron po talagang mas better na gawin yun. Kesa po mag-isip tayo ng mga ganyang bagay, instead na mag-overthink, ipagkatiwala na lang po natin ang bukas sa Panginoon. Di ba po? Yeah. Dahil wala naman po talagang ibang nakakalam kung anong mangyayari sa kinabukasan, kundi ang Panginoon lang. Sabi nga po sa Philippians 4:6, don't worry for anything. Instead, pray for everything. Dahil sa pagpag-inan po ng panalangin, ay pagkakatiwala po natin lahat ng takot at pangamba na nararamdaman natin. Lahat ng takot at pangamba sa kinabukasan ay mawawala kung lahat yun sa kanya natin yung pagkakatiwala. Alam naman po natin na ang yun nga ba, lahat ng siya lang po yung may alam ng nangyayari at mangyayari pa lamang. Sabi nga po sa Pahayag 1:8, ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at ang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay nasa point na nag-overthink tayo or iniisip natin yung mga hindi magagandang bagay, ipinagpapalit po sa atin lahat ng Panginoon ngayon na kung ipagkakatiwala natin po yun lahat sa Kanya at gagawin natin siyang pundasyon na sa Kanya lang natin isusuko yung lahat. Parang ano po, gusto niya kung darating man tayo sa point na gano'n, sa Kanya na lang natin isusuko lahat. Dahil talagang meron naman po siyang magandang plano sa atin. Kailangan lang po talaga natin kumilos ngayon. Ibig sabihin po, mas okay na mag-focus tayo sa present. Dahil nga, kagaya nga po na sabi ko kanina, yung kilos natin ngayon ang mag-lead sa atin sa magandang future. Sabi po sa 1 Peter 5:7 na inyong inagap sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo pinagmamalasakit niya. Kung tayo lamang po ang magdadaling nito ay hindi natin kakayanin. Dahil tao lang naman po tayo, humihinga lang talaga tayo. Kung ilalagay po natin sa sarili natin mga kamay, yung mga pangamba, takot na nararamdaman natin, talagang hindi po natin makakayanin. Tulad ng isang mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Tapos yung isang
Di mo lahat kakayanin. Yung imposible, magiging posible lahat sa kanya. Kaya, kung gagawin po natin yung pundasyon ng Panginoon habang tayo naghahanda, ay napakalaking role po talaga sa buhay natin. Lalo sa panahon ngayon na hanapin ko siya lumating. Di po, nakakakita nga po ako ng mga yung sa Facebook po, yung marami na talaga mga tao sa ibang bansa na naninindigan, na parang yun na talaga si Jesus. Yung matutuwa ka na lang po na hindi mo alam yung mararamdaman mo na habang tayo, may kanya-kanya tayong naaranahan, sila ka, patuloy lang silang naninindigan. Yun, parang mapapaisip ka na lang, dapat tayo rin, dapat tayo naninindigan din talaga sa kanya. Sabi nga po sa Mateo 3 verse 2, magsisi kayo sapagkat malapit na ang paharian ng langit. Sa gabi nito, idinadalangin ko po na lahat ng tao nakakaramdam ng takot, ng lungkot, ng pangamba, magsimula na po silang sumanda sa Panginoon. Diba? Dahil parang napakaganda kong isipin ako lahat ng takot natin, lahat ng pangamba natin sa kanilang natin susuko. Mag-focus na lang po tayo sa kasalukuyan at ipagkatiwala ang kinabukasan sa isang Panginoon na tunay na makapangyarihan sa lahat.